Hi, magandang umaga po mga kababayan, mga pangyaw. Ito, malamig na naman ang araw, kaya medyo ito, naka-jacket po tayo. At medyo naka-bihis po tayo ngayon kasi nagde-day off na naman ngayon. Hindi ako home quarantine ngayon mga pangyaw. Kaya okay lang. Pag ano naman, magliliwaliw sa labas at sabi daw ng mga kasama ko. Mag-visitation daw kami sa mga simbahan, magbisita iglesia kami. Anong mga simbahan hindi pa namin napuntahan, ay pupuntahan namin. So mga kababayan, ano ba yung dapat natin ma-miss sa araw na ito? Parang ang dami nakakamiss sa sandaling ito, Lenten season, ngunit wala tayong mga aktibidades sa simbahan. So dapat sa araw na ito ay araw ng palaspas, Palm Sunday Festival. Kung sa Lukay-Lukay, sa aming probinsya ang tawag yon, Lukay-Lukay. Kasi tuwing palaspas, ang mga mga dahon ng palma ay binabasbasan, binibinitahan ng mga pare sa plaza, saka mag-procession. Bago pupunta sa simbahan at magmisa. Sa aming probinsya po, Lukay-Lukay ang tawag doon kasi nasa nakikita ako isang tangkay ng dahon ng niyog ang bit-bit ng mga nagsisimba sa bawat palaspas, sa bawat Palm Sunday Festival. Kagaya sa araw na ito, Palm Sunday supposed to be busy ang simbahan sa paghanda ng mga palaspas. At saka ginagamit itong palaspas noong ginagawa itong palaspas araw ng Lukay-Lukay bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. When Jesus came and entered into Jerusalem. Jerusalem, kaya inanda nila yung mga dahon ng palma upang iwagayway, handa, tanda ng welcome sa Panginoong Hesus. Dito po sa Hong Kong, ito yung po, supposed to be ito, yung Palm. Dito ko lang nakita ito sa Hong Kong kung saan marami dito. Kasi sa Pilipinas, wala namang ganito eh. Kaya isang tangkay ng dahon ng niyog yung pasan-pasan ng mga kababayan natin tuwing Palm Sunday. At makikita natin, iba-ibang disenyo, iba-ibang design, courting puso, may courting bola, at iba-iba pa para mga flowers, iba-ibang design sa bawat stick, sa bawat ganito, may mga design sila na ginagawa doon sa atin. So pasan-pasan nila yan papuntang simbahan, pero pagkatapos ng misa, kunti lang yung natira sa kanila kasi yung mga walang kakayahan gumawa ng ganoon. Walang niyog, kaya wala silang magawa at saka hindi marunong. Humihingi hanggang sa may matira na lang na ilang piraso sa mga gumagawa. Kagaya ng aking panganay na ate, marunong, magaling talaga gumawa ng mga lukay-lukay. At mga kababayan, mga pangyaw, ito rin yung ginagawang ashes tuwing badlis, araw ng badlis o Ash Wednesday. Ito yung sinusunog at ang abo nito ay siya yung ginagawa, inocross dito sa ating noo. Sinasabi ng pare na magsisi ka at maniwala sa Ebanghelyo ng Diyos. Repent and believe the gospel, yun ang sinasabi. So bago pa Ash Wednesday, sinusunog ito at saka yung abo, ito yung ginagawa na ashes. So na-miss natin yung Ash Wednesday kasi bago pa nag Ash Wednesday, wala nang misa dito sa Hong Kong. Simula nung February 12, dineclared na walang misa. So magdadalawang buwan na walang misa dito sa Hong Kong. So marami po tayong nami-miss na mga activities dito sa simbahan. Wala pa yung Ash Wednesday. Ngayon naman, Palm Sunday. So, naminis natin ito. Ngunit sa ating puso, parang naghahanda rin natin ating mga sarili para i-welcome ang Panginoon sa kanyang pagdating. Halinawa ay mamahay.
ay siya sa ating puso at gabayan tayo at bigyan na tayo ng direksyon. So, Palm Sunday ngayon, ibig sabihin bukas, Holy Week na, umpisa na ng araw ng Holy Week, Good Monday na hanggang sa Good Friday. So, maminis natin yung 7 last words, yung iba-ibang pa mga ritual na ginagawa sa Good Friday at saka sa Holy Thursday. So, ewan ko lang sa ibang simbahan kung may mayroong ganyan, may misa, pero dito sa Hong Kong, wala. Ewan ko lang sa Pilipinas. So, pagkatapos ng Good Friday, maminis po natin yung Vigil Mass. Nung malapit pa ako sa St. Joseph, nakaka-attend ako ng Vigil Mass tuwing Saturday night, kung saan doon sinicelebrate kung paano si Jesus rise up from the tomb. Yung kung paano naranasan ng mundo yung kadiliman, kasi pinapatay yung ilaw sa simbahan at nagsisindag po sila ng kandila. Ito yung kandila. Pag pinagsama-sama yung ilaw nito, so ang liwanag na ito, siya yung magsisimbolize ng liwanag na bigay ng Panginoon nang siya'y muling nabuhay. Ang pagkatapos ng 3 araw na siya'y namatay at siya'y nabanhaw muli. At yung liwanag na dala niya sa atin ay yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng hope na mamamatay man tayo dito sa lupa, ngunit may pag-asa na mamubuhay naman tayong muli sa kabilang buhay, eternal life. So, nanimiss natin yung Vigil Mass. Mga kababayan, iba talaga kasi iba yung galak na nabibigay ng celebration ng Vigil Mass. At sa mass na yan, makikita natin ang daming mga nagpapabindita ng tubig dito sa Hong Kong. Litro-litrong tubig pinabibintitahan kasi ito daw ay nakakatulong sa kung ano man yung pinaniwalaan natin ayon sa ating pananampalataya. Ito ay nakakagamot o ano, iniinom. So maraming nagpapabindita, isa na ako doon. At saka itong candle, naniwala din ako na may simbolo din ito sa aking pananampalataya, sa aking paniniwala as a light of Jesus, na the world overcame darkness because of the light of Jesus that has given to us. At saka, so na-miss natin yung Palm Sunday at saka mamimiss din natin yung Vigil Mass this coming Saturday since wala pang Mass. So after the Saturday, Easter Sunday celebration, the greatest festival in the Christian Catholic Church, sabi nila. Yung pinaka-highest festival celebration is yung Easter Sunday. So, mga kababayan, bakit, siguro nagtataka kayo bakit tinatawag na Easter Sunday at hindi Resurrection Sunday yung celebration? Kasi ito po ay yung Easter Sunday ay pinangalan sa isang Diyusa na kung saan nakatira sa Eastern Country. Nung nabuhay muli si Jesus after 3 araw na siya ay namatay, sila yung kanaunahang mga tao o lugar na nag-celebrate ng resurrection. So, sa halip na resurrection festival, sinabi nilang Easter Sunday Festival. At naghanda sila ng mga Easter eggs. Kung bakit may Easter eggs? Ang Easter eggs is symbolizes of Jesus emerging from the tomb. Kumbaga, ito ang itlog nito. Kung bakit naghanda yung mga Eastern people ng Easter egg, itong kutiba niya, shell niya, symbolize of Jesus' tomb. At saka, kinukulayan po nila ito ng red, ng pula. Ang pula, it symbolize of Jesus' blood that shed on the cross when he was crucified on the cross. At saka, yung sa loob niya nito, pag nag-crack yung shell, supposed to be ito yung magiging sisiw. Yun na nga, yung sisiw. It's siya yung si Jesus. It symbolizes of Jesus emerging from the tomb. Kaya bakit may Easter egg? Ito yung simbolo ng Easter egg. Sa aming parokya, namimigay kami nito every Easter Sunday.
Ewan ko lang sa ibang simbahan dito sa Hong Kong, hindi ako lang. Kasi nung time na, during my leadership in charismatic, year 2009, ako yung nagpasimuno na mamigay sa mga mass goers ng Easter egg na pinapatuloy naman ng mga opisyalis sa simbahan from 2009 until 2019. So 14 years, namimigay po sila nito every year sa around 300 mass goers sa aming parish. So nami-miss natin po ito kasi for sure this coming Sunday, Easter egg Sunday, wala tayong celebration. So walang Easter egg. Pero nasa sa atin po kung mag-prepare tayo para sa sarili natin, kung kakain tayo. Depende sa ating paniniwala at sa ating pananampalataya na rin kung ano natin, paano natin dalhin, kung paano natin ipakita o i-apply sa sarili natin yung mga tradition na noon sinusundan pa noong mga kanunuan natin. Ito po nangyari sa Eastern countries na inadapt naman mga sa Europe countries na siguro hindi ko lang alam kung ano pang mga countries yung nag-adapt ng Easter eggs. Basta ako, pinabuno, ano ko to, parang ako yung nagpasimuno nito since 2009 sa Holy Family Parish, kung saan ako naglilingkod na simbahan dito sa Hong Kong. So, apat na bagay na mimiss po natin sa ngayong Lent season. Ash Wednesday, wala tayo po. At saka Palm Sunday, wala tayo this year ngayon, Linggo. At saka wala tayong Vigil Mass. Pero ito, ipiprepare ko to this coming Saturday. Sindihan ko to symbolizes of the light of Jesus that giving light, yet enlightened in my life, throughout in my life. At saka yung egg. Di naman siguro kailangan na kumain o kung nag-fasting. Kasi nung Easter Sunday celebration, during the first day of the festival, kumain sila lahat. Lahat ng tao na Eastern, sa Easter, na Eastern people, kumain ng itlog dahil nag-fasting sila for 3 days. Yata sila kumain ng meat. Kaya to replace, para in order to gain strength, kumain sila ng itlog. Yun lang po ang update natin sa araw na ito. At maraming salamat sa panonood.